the mission to witness to what God has done to his people through his death and resurrection. In the risen Savior, reconciles the whole world to himself. We share this mission of the apostles through our confident faith, lively hope, and life-giving love. We witness to people around us that Jesus is truly alive and is present in our day-to-day life. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence when he had decided to release him. You denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, have mercy. 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 Lord, have mercy.
A reading from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way we may be sure that we know Him is to keep His commandments. Those who say, I know Him, but do not keep His commandments, are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps His word, the love of God is truly perfected in him. The word of the Lord. Thanks be to God. Let's arise. Sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa
7 weeks, 7 Sundays plus 1 day. So 7 times 7 equals 49. And then yung last Sunday ay Pentecost. So kaya po bahagi ng ating pagtulog tayo ngayon sa tatlong linggo. Mayroon pang apat. At kung makita po natin, siguro magpenta pa kayo kung bakit yung aming mga pagbasa ay tungkol sa pagsisisi at pagtalikod ng kasalanan. Samantalang ngayon ay nasa panahon na tayo ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin ninyo ay, Pato, hindi po kayo na ay noong Lent pa. No? Kasi yung tema ng Lent. Pero tingnan po namin kasi yung pinamahayag sa atin tulad po rin bawa sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, sa ayon po sa mga gawa ng mga apostoles, Acts of the Apostles, na sinasabi ng mga apostoles sa mga kapwa ng Yahudyo, na alin, kayo na pinagpalit niyo sa Jesus, sa isang mamamatay tao na si Barabas, kayo na nagbulid kay Poncio Pilato upang ipako sa krus ni Jesus. Anong sabi mo na magawa ng mga apostol? Sabi ay magsisi kayo at saligtan ang iyong mga kasalanan upang mapawi ang inyong pagkakasala. So that your sins will be wiped out. Kaya ang bahagi yung na binibigyan pansin nyo sa kratento namin ng binyag. Dito naman ngayon, sa ikalawang pagbasa, makikita rin po natin sa sulat, sa unang sulat ni Sir Juan, para sa kanyang mga readers, anong sabi niya? Kaya ako sumulat sa inyo ngayon para malayo kayo sa kasalanan. Para marimayin sila sa pagkakasala. So, yun yung sabi ni Sir Juan. Sana rin po ano, kapag tayo nag-detect o nag-propose na we remind one another na huwag magkasala. Pero ano pa ang patuloy ni Sir Juan? Sabi ni Sir Juan, pero kung sakali pa kayo magkasala, anong sabi niya? Ay, naandiyan ang ating Panginoong Jesucristo, ang patnubay na aharap sa inyo sa Ama na ipinahayag niya. Well, siguro po ay pinahalagahan din dito yung sakramento ng umpisa. Pero sa niya natin, bakit binigyan yung pag-aalis ng mga kasalanan? Sapagat, maliwanag din po na ipinahayag natin sa dalaw na Ebanghelyo ngayon, mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, na muli ipinakalala na Jesus sa kanyang mga alagad namin na ang kanyang muling pagkabuhay. Yung sabi niya na ipinapaliwanag sa kanila ang banal na kasulatan na siya ay kinakailangan magbaba ng hirap, mamatay at muling mabuhay. Para kasi ano, kasi yun yung tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na walang bisa ang kapangyarihan ng kamatayan at ng pagpaparusa. Kaya iyong paano na sa inyo, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alinlangan. At yung kanyang pagkaya, o ano mo yan, sabi niya na sa kanyang mga alagad at sa bawat isa sa amin, ano na. Kaya mula ngayon, sa
ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Repentance and forgiveness of sins. In the name of Christ, starting from Jerusalem throughout the nations. Kayo na hapon ay binibigay sa akin, tayo ay inanahan ng Diyos na rin para tayo ngayon ang magpahayag ng pagtagumpay ni Kristo laban sa kasalanan ng kamatay. Gawa ng kanyang panghirap pagkamatay at muling pagkabuhay. So, kapag pagkakaraan, parang dapat din naman, itong nakaraang Lunes ay nagpalabas po ang Santong Papa ng bagong apostolic exhortation, kanyang pangatlong apostolic exhortation, na alin na pinamagatang Gaudete et Exultate. Towards holiness, the way towards holiness, ang daan papuno sa kabahan. At ito yung bahagi ng Martyrus na yun, kinopyan isang Martyrus. Si kinopyan isang Martyrus na yun, ha? Isang kabiguan kung hindi tayo magiging mga panalo. Yun ang kanyang paanyaya sa bawat isa. Kasi yun ang kadahilanan kung bakit nga hindi na si Jesus ay nagparito upang magtagumpay naman sa kasalanan, tayo ay maging mga panalo. Kaya ang bahagi na kung saan ay tayo rin ngayon ay hinahamon na may isa katumpara natin yung daan ng kapangalan at yung aking pamamaraan na binibigyan para sa ngayon ay ayon sa liwanag na apostolic exhortation na ito ni Pope Francis sa tatlong puntos. Una, yung kabanalan na ipinapamanig sa amin ni Helen, yung kabanalan na binibigyan ng Divine na Helen, hindi yung restriction, ngunit yung Helen, yung grace. Ano yung gracia? Hindi yung huwag kang, yung salitang huwag ka. Palagi na lamang huwag ka. Noong unang panahon, yun yung kamara kapag hindi ka gumagawa ng masama. Hindi yung masama yun. Pero bahagi na kung saan ay pangayon niya yan ni Pope Francis na no, na hindi lang dapat tayo reactive. Kinakailangan na kung saan ay tayo ay proactive. No? Bagaman maluwangan po, katulad po ng ipinahayag sa dalawang pagbasa na ang tunay na nakakilala kay Kristo ay dapat na sumunod sa utos ng Diyos. Kasi utos ng Diyos ay ganito na lang yung huwag ka. Huwag kang papalay, huwag kang mananakaw, huwag kang matuhiapin, huwag kang magsisinumaling. No? So, pero yung nais na panyaya na Jesus, mag-shift tayo, ngayon. Ba't mo ginagawa yan? Ba't ka umiiwas sa kasalanan? Ba't ka gumagawa ng kabutihan? Sapagkat pinagpapala ka ng Diyos. Ang pinagugugutan ng ating pagkilos ay naroon sa pagpapala ng Diyos. Kaya po kung inyong mabasahin, ginawa ko lang apostolic exhortation na ito, Gaudete et Exultate, ay may 177 paragraphs. At malaking bahagi ko ito ang nakabinigyan natin sa amin doon po sa pagpapala. Yung 8 Beatitudes, mapapalag ka. Nandiyan po yung bukod natin kalimutan. Kaya ako nagagawa, umiwas sa kasalanan kasi pinagpala tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Isinilang tayo mula sa itaas. Pagpapala. Pagpapala.
Kaya po, kumakita po natin yung English translation ng Beatitudes, and yung blessed are the humble and meek. So, blessed. Ang pagkapala ay blessed. Kapag i-translate din natin siguro po ang sinasabing mapapala, banal ka. Banal ka. Mapagkumbaba. So, holiness equals blessedness. Ang kabahalan ay katumpas ng pagpapala ng Diyos. Yun, higit natin. O, ba't mo nagagawa yung mga bagay na yun? So, bakit pinagpapala ako ng Diyos? At dahil pinagpapala ako ng Diyos, ipinabahagi ko ito sa iba. Hindi yung ano ginagawa yung out of fear. Sabi ni Jesus, doon ako kung matakot. Yung pagkilos natin na hindi gawa ng takot. Kung natin, gawa ng pagpapala ng Diyos. So, a sheet of pagpapago ng kaisipan. Now, kaya natin ito ginagawa, nagpapakabanan kasi nagpapapala tayo ng Diyos. Bakit tayo umiiwas sa kasamahan? Kasi tayo ay mga pinagpala ng Diyos. Kaya kung sa mga, medyo malapit na ako, matapos yung mabigyan natin ng pansin na mailagay din natin yung 8 Beatitudes dito sa simbahan. Hindi lamang yung sa pangutos ng Diyos. Kasi yun din po ay daan ng kapangalan. Pangalawang punos po na pakita po natin maging gabay natin sa daan ng kapangalan ay pinapagawa sa atin ni Pope Francis sa kanyang Apostolic Exhortation Gaudete et Exultate ay yung pagkaunawa ng kapangalan bilang kabuhay. Kasi alam nyo, may mga kritiko din ng ating Santo Papa. Kapagamat Papa yan, may mga critics. Sabi ng mga critics, sabi niya, bakit mo ibinababa yung abortion na pagkakasala, katumbas ng pagkakasala ng pagsira ng kalikasan. Yun ang kanilang iniisip sa nila. Hindi ba napakahalaga yung abortion versus noong pagsira sa kalikasan? Kasi inequalize ni Paul Francis yung abortion sa pagsira ng kalikasan. Ang kanilang pagkakamali ay ano, baliktad. Sinasabi ni Paul Francis na kung gaano kabigat ang abortion, ganun din kabigat kapag sinalaula mo ang kalikasan. Bakit? Pareho sila. Pareho sila. Hindi na pwede na yung kapangalan ay the greatness of the other and then the detriment of the other. Hindi. Kinakailangan kasi pareho dapat na mabigyan pansin yung pagpapahalaga sa buhay ng tao, ang ganun din yung pagpapahalaga sa pangalaga ng kalikasan. Kaya po, ang kapangalan niya po, holiness equals holiness. Holiness equals holiness. Kabuha, hindi mo pwede sabihin na yung kapangalan mo naman ay, nagsisimba ako. Hindi ko na kinakalakalagaan ang mga may sakit. Ang mahalaga, nagsisimba lang ako. Hindi na naman pwede sasabihin na, mag-alaga lang ako ng sakit. Hindi na ako magsisimba. Hindi. Pareho ang mahalaga. Kaya, magsisimba ako, mag-alaga ako sa mga may sakit. Kaya nga po, bahagi din ang aming patuloy ng paanyaya. Sabi ko nga kayo, kapag palakas pa tayo ng mga programang pang pastoral na tumutukoy
sa pangangalan ko sa mga misakit. Kasi bakit? Ah, daan din pala ito ng kapangalan. Kasi halaga rin pala ito ng pagpapahalaga natin sa pagdiriwang natin ng misa tuwing araw na dito at Piyesta ng Panginoon. So, yung kapangalan ay isumasakop sa kabuuan ng tao, katawan at espiritu. Hindi lamang ang isang bahagi, ngunit ang kabuuan ng ating pagkatao. Yun ang iniligtas ng Diyos. Holiness equals wholeness. Pangatlo, makita po natin mismo yung damdami na nais na may paiwatig ni Pope Francis na naging bahagi rin ng kanyang pagkaunawa mula ng kanyang papasin. Ay kaya yung mismo pangalan ng isang ulan nito rin, Gaudete et Exultate. Translation, gladness and exultation. Rejoice and be glad. So, ang pangalan sa atin, ang kapangalan, ano ang panahon? Bawal ang politik kapag ka nagdarasal. Kapag ikaw ay nakamiti, parang bilang kapangalan naman, bawal ang lumitaya. Ngayon, iba, ngayong panahon na ito, yung pangalan ni Pope Francis, bawal ang nakasimangan. Bawal ang nakapangumbaba. Kasi bakit? Ito pala yung daan ng kapangalan eh. Ito pala yung pagpapalang ng Diyos. Bakit parang ilahilaw mo ngayong kabilang paa sa pagkasakit yung parang naming bawahin. Parang hirap na hirap na pumunta sa simbahan para sambahin mo. Hindi, dapat ganoon. Nagkakalang ako, bakit? Magbibigay ako ng papuri at pinasalamat sa Diyos. Kaya dapat na maging damdamin na rin, nagagalak ako. Yan din po yung huwag naming kalimutan ng damdamin ng mahal na Birheng Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. At yung kapangalan na rin, dapat ito yung kasakibat ng damdamin. Pagamat siguro sabi na rin, mahirap kung pagkasakatumparan ng gawain ay pinamanig ni Jesus. Pero rin, we find joy. And gladness. Sa pagkasakatumparan ng misyon ng pinahayag ni Jesus, kahit na ito ay kabahagi ng proseso ng ito ngayon, suffering, death, and resurrection. Kaya po, bahagi ng ating pagkasakatumparan. Na ito yung patuloy na ating maramdaman. Kasi bakit? Tayo ay pinupuspos ng kanyang espiritu. Ang anak, baka siguro sabihin mo, ano? Ngayon, may panahon ng muling pagkabuhay ngayon. Siguro sabi natin ay bakit, Alleluia, Alleluia. Kasi sana may mga naman natin alin, ito pala yung daan ng kapangalan. We rejoice and be glad sa mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Poong ng Ama. We rejoice and be glad sa mga trials and tribulation na ipinagkakaloob ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ito ay bahagi ng pagtutunayan na dito natin mo ipapakita na ito yung pamamaraan ng kabanalang na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kung pala ito ang tatlo ito. Una, yung kabanalan ay nakasentro sa rin. Sa framework na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Paano mo ginagawa yan? Pinagpapala ako ng Diyos. Pangalawa, makita natin ang kabanalan ay para sa kabuuan. Holiness is goodness. Pangatlo, ito ay isa sa kapuparan natin.
with joy and gladness. Puno ng kasiyahan at kaligayahan.
the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray these offerings of your exalted church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, the Holy Father. At all times to acclaim you, O Lord, but in the time of our world to lead you, yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. To him, the children of life rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death